What's up mga motoristas? Last time ay naganap ang kauna-unahang tawid-dagat via Roro ng Motor Pilipinas papunta sa isla ng Mindoro. Binaybay natin ang probinsya ng Occidental Mindoro kung saan natapos tayo sa bayan ng San Jose kung saan natulog. At dahil officially napuntahan natin ang probinsya ng Occidental Mindoro on two wheels, it's time to put a marker on it. Ang nakasama sa mga epic riders ay sina Chief Fireman, Winnie the Pooh, Zumba Master, Boyoyong, ang nagbabalik na si Slider, and yours truly. Hindi sila pumayag na wala daw akong screen name at tinawag nila akong JT or Jake Tarug. Sabik na ba kayong tumuloy sa biyahe natin sa Mindoro? Bago yan, may maikling announcements tayo. Motor Pilipinas has passed the 4,000 subscriber mark. Ito ay dahil sa suporta niyong lahat. Bilang pasasalamat, magkakaroon tayo ng motor giveaway very soon. At ipopost ang details sa Facebook page natin. Kahit sa mga hindi pa nagla-like or follow, what are you waiting for? Type Motor Pilipinas on your search bar. Okay, tuloy na natin. So first class municipality of San Jose tayo natulog. Specifically, sa Sikatuna Hotel, na sabi ko nga last time, isa sa mga sikat at unang hotel dito. Diba? Medyo nakabawi naman kami ng tulog, kaya ready na for another long ride. Nag-breakfast kami ng maaga dahil ang take-off time ay 7 a.m. Habang hinihintay ang iba, sumaglit ako sa beach na hindi man lang namin na-enjoy kagabi. Di bale, babawi tayo sa susunod na beach. Nung nakumpleto na ay lumarga na kami. Ito ang biyahe natin today. Sasagli tayo sa Buktot Beach, also known as Hidden Paradise. Mag-lunch sa Rojas City, sasaglit sa Dangay Port, early dinner sa Calapan City, pasyal sa Infinity Farm Resort, and finally, check-in sa White Beach sa Puerto Galera. Nagpagas muna kami para dire-diretso ng biyahe. May mga aspiring riders pa na pinuntahan kami at in-interview si Zumba Master. Tuloy pa din ang sementadong kalsada sa pagitan ng malalakong rice fields na napakagandang pagmasdan. At banda rito ang boundary ng Occidental at Oriental Mindoro. Malalaman mo ito dahil sa mga bahagyang matatarik na kalsada na may parting under construction. Sa mga naka-scooter na tulad namin na maliliit ang gulong, alalay kami dahil maraming bato. Pero dahil si Winnie the Pooh ay naka-naked bike style na motor, baliwala ito at mukhang na-enjoy pa. Ang sarap ng twisties dito. Nadaanan namin ang magandang view na to. Meron ding bagong resort dito, ang Nicole Islands View Resort, kung saan overlooking ang Aslom Island and Target Island. Napakaganda ng view na to. Sayang at ngayon ko lang na-discover. Sa susunod na Mindoro Loop, siguradong i-consider ko to. Wow! Matindi itong view na to. This is the swimming pool. Although I don't think mainit yan. Look at that. Oh my God. Woohoo! So as you can see dito sa Mindoro, maraming mga islands dito, mga mas maliliit na islands. Marami dyan mga white beaches. I saw sa Facebook page nila ang rates na ito. At dito muna madadatnan ang ilan sa mga natitirang kalsada na hindi pa sementado. Kulang din sa mga nagga-guide kaya't magkakasalubong minsan ang mga sasakyan. Ang pick-up na to hindi man lang nag-minor at muntik pang tamaan si Winnie the Pooh. Sino ba naman ang gugustuhin siyang banggain, di ba? I have found speaking poundage.
Nakakatakot kapag bus at truck na ang kasalubong mo. Biglang umulan sa Mansalay. Papunta pa naman kami ng Buktot Beach. Medyo kinakabahan ako dahil hindi water resistant ang extra phone ko na ginamit for GPS navigation. Di ko naman maalis dahil baka malampasan ang kanto paliko doon. Habang hinihintay ko sila ng kanto ay nagsuot na din ako ng kapote. Lumiko na kami papasok papunta sa beach. As expected, hindi pa gaanong gawa ang kalsada papunta doon. Nakatulong ito sa Virgin Beach vibe nito. At ito na siya. Yes, it could have been more beautiful kung maaraw sana. Pero finding this place and confirming that it's indeed a beauty makes it worthwhile. And siguradong babalikan ko ito someday. Ginawang laruan ni Boyoyong ang NMAX niya. Wow, so we're here at Buktot Beach. Wow. Ang beach na ito ay galing sa salitang buktot ng mga hiligay noon, na ang ibig sabihin ay kuba. Dahil ito sa beach mismo na nagkorting parang kuba. Ito ay may 12 cottages na pwede mong rentahan. This is awesome. Hidden paradise. For obvious reasons. Pwede rin kayo mag-ihaw-ihaw dito, pero kayo mismo ang magdadala ng uling. Isa ito sa mga bihirang white sand beaches dito sa lugar na ito. Kung gusto nyo ng magandang beach na wala masyadong tao, magandang lugar ito. Tumigil kami sa isang cottage para mag-ayos ng mga gamit at kapote. Buti hindi kami siningil. Umalis na din kami agad and after almost 30 kilometers, narating na namin ang Rojas City, kung saan kami magla-lunch. Ang kapatid ni Slider na si Gani, through a representative from DENR Rojas na si Peterson Fabellon or Kuya Peter, ay nag-set up ng lunch para sa aming grupo sa De Calidad Restaurant. We had shrimps, vegetables, and hot beverages. Perfect for the rainy weather. After eating, dumaan kami sa Dangay Port, kung saan pwede kang sumakay ng boat papunta ng Katiklan. So kung kasama sa itinerary nyo ang Boracay, dito kayo sasakay. Sa tulong ng guide natin na si Kuya Peter, mabilis namin napuntahan ang port. Next destination, Talisap Bridge, which is the longest bridge in Mindoro. Ang ating guide ay sinamahan tayo dahil may alam siyang shortcut papunta doon. Kaya lang, hindi sanay sa mabagal na takbo si Chief Fireman at Zumba Master, kaya napahataw sila. Di pala sila nagkaintindihan ng guide namin na may papasukan kaming kanto at hindi lang main highway ang dadaanan. Kaya't lumampas silang dalawa. Sinubukan kong habulin at inabutan naman. May rough road kaming dinaanan pero maikli lang. At ito na ang Lisap Bridge at hindi kayo pwedeng magkamali dahil sa haba nito. Okay, so we're here at Lisap Bridge. This is the longest bridge in Mimaropa. Well, Mindoro and the whole Mimaropa. It's 330 meters in length. Tingnan nyo. This is just the half. This is the other half. That's how big it is. And then, para makita nyo yung old bridge, before this bridge was built, ito yung old bridge niya sa baba. Yan. Kita nyo? Medyo kalawang na, di ba? Goes all the way there. Yan. Gano'ng katagal na po yung bridge? Gano'ng katagal na po? Ito pala si Kuya Peter. 1954. Habang ini-interview namin si Kuya Peter, si Boyoyong ay, well, nagpaka-Boyoyong. Ang location ay Lisap, parang ngayon sa Lisap. Kaya siya naging Lisap Bridge. Pero dati, yung old bridge is... ito siya. Billy Bridge daw. Billy Bridge. Ang ganyang yari, Billy Bridge. 1954. So imagine, ilang years na? Ilang years na po? Man. 64! 64 years old! Noong 1993, naputol ito, sumampan niya ng tubig. 1993 po. Oo. Ano po nangyari? Sumampa nga kasi yung water.
lumaki yung tubig. Kaya tinaasa na ngayon. Alright, so that's it. After the short break, I decided to go ahead of them. Gusto ko pang mapuntahan ang Infinity Farm Resort. At kung hihintayin ko pa sila, eh baka hindi ko naabutan na bukas ito. I've heard good reviews about it. At mukhang maganda talaga. Siyempre, picture muna sa pinamalayan. Game na game si Kuya Gasoline Boy. Pagdaan ko ng crossing ng Calapan, nakaabang na pala ang isa pang contact ni Slider doon. Si Kuya Eli, ang aming second guide. Nakita kong maraming mga police at mukhang may checkpoint. Kaya to avoid delay, hindi na ako lumingon sa kanila. Ika nga, pag may galit na aso, huwag mo daw tingnan sa mata para hindi ka kagatin. Pagkatapos ng mahabang biyahe at maputik na daan, lumalapit na ako sa Infinity Farm Resort. Nang malapit na ako, bumulaga sa akin ang malaking tarp nila, saying na under renovation pala ito. No! No! Naramdaman kong sumakit ang bangs ko. So, nandito na ako ngayon sa Infinity Farm Resort. Unfortunately, sarado siya. Buti na lang dito si ate para makausap ko. Say hi, ate. Hello po. Ano gayon? Para sa niya? Ayun pala eh. Siyempre, magpapahuli ba naman si ate, di ba? Ang bilis eh. Nandong kanina. Tapos... Sige, ate. Ganun pa. Nagkita ko yung natatawa eh. Marami ho bang mga bisita dito? Natami rin. Nung March. Ano bang meron dyan sa Infinity Farm Resort? Napakaganda ng Infinity Farm. Bakit po? Bakit siya maganda? Malandig ang tubig, tapos magaganda ang mga bandera dyan. Ah, ganun ba? You guys, bye-bye ate, bye-bye ka, bye-bye. Ayan, okay, sige. Go ahead. Anong pangalan ng tindahan mo? Ellen Store. Ano? Ellen. Okay. Ang tapat ng Infinity. So, bago kayo pumasok ng gate ng Infinity, tumigil muna kayo sa tindahan niya, tapos pakiaway niyo yung paninda niya, di ba? Okay na ba yun ate? Pwede na? Pwede na yun. Okay. Bye guys. Pagkatapos ko dito, pinuntahan ko na sila sa Pards Lechong Manok, malapit sa Calapan Crossing. At dito na ikinuwento ni Kuya Eli na nakita niya ako kanina. Pasalamat kami sa generosity ng kapatid ni Slider. Pinakain kami ng sangkatutak at tinulungan pa kaming mag-book ng ticket Roro para bukas. After eating, it's time to head to Puerto Galera. Excited na ako. First time kong dumaan papunta doon at napakaraming twisties pala. At katabilang ang bangin. Medyo antok na kami kaya kinailangan ng pampagising. Ginanahan kaming bumengking, minaboyoyong at Zumba Master sa mga kurbada. Very thrilling! Kung kailan pa kami ganadong-ganado, inabot ako ng arko ng Puerto Galera. Talagang tumitigil ako sa mga ganito. Medyo madilim na nung nadaanan namin ang Tamaro Falls, pero maganda pa din siya. So we're here at Tamaro Falls, one of the main attractions of Puerto Galera. So this is how it looks like. Sa tabi lang siya ng kalsada, relatively, kailangan nyo mag-ingat dahil medyo mabibilis yung sasakyan. Siguro sa mga taga rito, nagsaslow down na talaga sila. Pero since it's a zigzag, blind curve siya. There. And of course, here is the falls. There you go. Oh my God. Look at that. Wow. Ang Tamaro Falls ay pinangalan sa Mindoro Dwarf Buffalo na tinatawag nating Tamaraw. Ito ay native sa Mindoro. Pero nung tumagal, naging kasama sa endangered species ang mga ito dahil sa mga kagagawan din ng tao. Pwede kang maligo sa malamig at malinis na tubig nito. May entrance fee na 25 pesos per head. May mga huts din dito at shower rooms. Ganito ang itsura niya kapag malakas ang ulan.
After several minutes, dumating na din kami sa La Solana Suites, where we will spend the night. Ito ay malapit sa White Beach, a famous destination dito sa Puerto Galera. Ang regular rates nila ay 3,500 per room, good for 4 people, and has 2 queen-sized beds. We had a special arrangement with them, kaya't naging 2 tao lang per room, with lower rates. After freshening up, syempre pinuntahan namin ang White Beach na may nakahilerang mga bars and restaurants. Hindi ito kasing dami ng nasa sabang area, pero okay na din. We ate at this 24-hour restaurant. Then namasyal kami sa kahabaan ng strip na ito. Hindi mawawala ang fire dance. At syempre, lasing na foreigner. Na-curious ako sa Mindoro Sling. After riding hundreds of kilometers for the past 2 days in an unfamiliar place with unpredictable weather, we figured it's about time to take it easy and reward ourselves with the beauty of Puerto Galera. After all, what's the point of riding and exploring distant places if you don't stop and appreciate what's around you, diba? That's it for this episode at makita-kita ulit tayo sa susunod. Abangan! Huwag kalimutang mag-subscribe and hit the bell or notification icon and follow us on Facebook and Instagram. Share this video to a friend and help us hit the 10,000 subscriber mark. Once again, it's Philip of Motur. Thank you for watching.